yung staying ayan po ang ating 12 apostoles drawing po pinintura po ng great great painter Domenikos ano ba yun Theophilos para ganun pero taga ano po yan taga Spain sa Spain El Greco po ang bansag sa kanya the Greek 12 articles po katatapos na po natin yung I believe tapos Artikulo 1, God the Father, Almighty, Creator of Heaven and Earth, kahapon po, in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Ngayon po, tungkol pa rin kay Jesus, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Ito po yung for today. Pero let me come to yesterday's, ito po yung ating slide na iniwan ni kahapon, is that Jesus is definitely the only Son of God. Diba? Pag-usapan natin ang kahapon, may konting something additional sa Constantinopolitan Creed, begaten. Hindi lang only son, Jesus Christ, his only son, our Lord, pero his only begaten son. So ano to? Sa Constantinopolitan Creed po, in the next slide, ito'y binigyan ng bigger stress. Bakit po, nakalagay po sa ilalim mo, born of the Father before all ages. Di ba, binadasal rin natin to. Ito yung tinatawag the Nicene Constantinopolitan Creed. Born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God. Begaten. Ano ibig sabihin na begaten? Not made, not created. No? Consubstantial. The same with the Father in nature. Through Him, all things were made. Ito po ay nangyari parang nag-expand yung Apostles' Creed in this segment kasi there were heresies. Ano po ang sabi-sabi? Si Jesus, hindi Diyos. And so with the Council of Nicaea, the bishops in that time decreed, they decided after much discussion, what does the Apostles' Creed imply? What is implied of that statement of the apostles, his only son, our Lord. So, ito po. He is really born of the Father before all ages. God from God, light from light. The same nature, consubstantial. No? Ang maganda po, hindi lang to ating pananampalataya. Pagdating sa Sunday, ito po'y ating dasal. Hindi lang po siya ating alam, pero atin pong damdamin. Diba? So the next po is the third article is now conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin. Yan po ang Apostles' Creed who was conceived. So I believe in Jesus Christ who was conceived by the power of the Spirit. Pero doon sa Constantinopolitan Creed, for us men and for our salvation, He came down from heaven and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. So while yung sa Apostles' Creed, very essential, very simple, napaka-dense, because again of another heresy, this time, Diyos nga si Jesus, divine, pero meron nagdududa kung siya naging tao talaga. And so with the First Council of Constantinople, so 325, after about 60 years, no? 55 years, ito po ang sagot ng simbahan. Ano implications ng paniniwala ng mga apostoles is that Jesus Christ is true man. Pero yun ang next natin. Ano ibig sabihin ng born of the Virgin Mary? Diba? This professes that Jesus is truly human. Bakit? Eh, meron siyang nanay eh. Diba? Hindi siya bula, hindi siya singaw. He has a true historical mother and she is Mary of Nazareth, a virgin. Okay? Then, what is the next? So if this affirms the human nature of Jesus, this will be further reiterated. Nakita niyo doon? In the Council of Ephesus, 431 na. So 381, 431. So what is that? How many years? 50 years after, no? They define naman the dogma, Mother of God, Theotokos. Because, ang tanong nun, ng mga historians,
na hindi siya talagang tao. Yan, pinuprove talaga. Hindi lang si Mary, mother of Jesus, but he is the mother of God. With that statement, Theotokos, Jesus is one person, isang person, but with two natures, human and divine. Yun po ang sinasabi sa atin. So therefore, this affirms the human nature of Jesus. Okay? So what does Article 3 now have in the other side? Conceived by the Holy Spirit. Nakita nyo rin sa Constantine, by the Holy Spirit. Number one, the humanity of Jesus is the work of the divine Holy Spirit. Humanity po, ang human nature ni Jesus is by the power of the Holy Spirit. He was conceived human in Mary's womb and there was no other human intervention. Wala pong sperm sa isang lalaki. It is just the power of the Spirit, life came into the womb of the Virgin. Pero pangalawa, ano po ang pangalawa? This divine act of the Spirit was preceded, tingnan nyo, He came down from heaven. Ano ibig sabihin? Because He is the only begotten Son of God, born before all ages, God from God, true light from true light, He is from heaven. And He came down. Diba? Yun ang inad na parang further understanding of the faith of the apostles. And finally, number three, this divine act of the Spirit has us, tayo po, ang sole and singular reason. Bakit po naging tao ang kaisa-isang anak ng Diyos alang-alang po sa atin? For us, sino si tayo? Katoliko? Kristiyano? No. The whole of mankind. For us men, of course, and women, the whole of humanity. It is for our sake. And what is for our sake? Ating kaligtasan. Hindi lang siya naging tao at naging tao para therefore lahat ng tao ay kanyang kalahi. Hindi lang yon. Bakit ito nangyari? Anong reason for our salvation? Na tayo'y maibalik niya sa Diyos. This is the affirmation that Jesus is also divine. Isang person lang siya pero with two natures. Baliktad po yan sa doctrine of the Trinity. Ang Trinity, isang nature, God, pero tatlo ang persons. Kay Jesus, Christology, iba yung ano eh, isa lang ang person, pero dalawa naman ang nature. Ay, malaki pong talastasan yan. And therefore, you will have to study the Blessed Trinity. Tapos, the last point po. So, sabi natin, we are here that to understand our faith so that we can proclaim it in words, but above all, show it with works, with deeds. Proclaim and testify. So, with this Article 3, what should we proclaim? That Jesus is truly God and man. That's what we have to say. Bakit? Ang ating pong mga kapatid ng Iglesia ni Kulapong, hindi siya Diyos. Siya'y tao lamang. Sabi nila, kasi hindi naman sinabi na si Maria sa Tagalog daw, nagdalang Diyos. Nagdalang tao lang siya. Imagine, napaka-literal po, no? So, mali po yun. Jesus is truly God and man. Yun po ang dapat nating ituro. Pero, ano ngayon ang implication? Paano natin ituturo na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao? Dapat irespeto natin ang bawat tao. Bakit? Kasi, hindi lang siya kawangis ang Diyos. Ang Diyos naging kawangis niya. Kuha nyo? Hindi lang ang tao dapat igalang kasi kawangis natin ang Diyos. Pero pinamukha sa atin ang Diyos, bakit tayo talaga kawangis ang Diyos? Kasi mismong anak niya naging kalahi natin.
So doble po ang dahilan ng paggalang sa bawat tao. Ito po ang dahilan ng simbahan na huwag kang papatay, maging tinatawag na death penalty. So, hindi po tayo pwedeng hindi tumutol sa death penalty na ginagawa nila ngayon. Kasi it goes against our faith. And especially, tayo yung mga saksi ng napakahalaga ng buhay. Hindi lang po galing sa Diyos. Ang Diyos ay nakipamayan sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. That's why we say, I believe in Jesus Christ, our Lord, who is conceived, was conceived by the Spirit, born of the Virgin Mary. Truly God, truly man. Thank you.